Kumuha ka ron ng basahan at punasan mo yung mga lamesa. Nakakahiya naman sa may-ari ng restaurant kapag naabutan niyang maraming kalat sa lamesa. Utos ni Kelly sa isa sa mga waitress ng restaurant. Hindi mapakali si Kelly habang patingin-tingin sa pinto ng restaurant. Nabalitaan niya kasi sa sekretarya ng CEO ng restaurant ay bibisita raw ito sa nasabing restaurant. Kaka-promote pa lamang ni Kelly bilang isang manager sa restaurant na iyon, kaya naman nais niyang patunayan sa pinaka-boss na karapat-dapat siya sa posisyon. Pagdating ng waitress ay nagtungo naman si Kelly sa mga customer upang kumustahin ito patungkol sa experience nila sa restaurant. Mahal ni Kelly ang kaniyang trabaho, kaya naman hanggat kaya niya ay pinapanatili niya ang magandang ratings ng restaurant na hawak niya. Natuon ang pansin ni Kelly sa isang lalaki na kakapasok lamang ng restaurant. Napatingin si Kelly sa rilong suot niya at halos isang oras nang late ang waiter na kakapasok lang. Napatampal sa noo si Kelly. Mukhang baguhan ito dahil ngayon niya lang ito nakita. "Excuse me." Tawag pansin ni Kelly kay Kirby na nakapamulsang pinagmamasda ng paligid. Napatingin naman sa kanya si Kirby. Tiningnan ni Kirby si Kelly mula ulo hanggang paa. Doon niya napagtanto na ang manager ang kausap niya. Hindi na rin nagtataka si Kirby na hindi siya kilala ni Kelly dahil bukod sa kaniyang uniformeng pang-empleyado ay halos 2 taon na rin siyang hindi nakakabisita sa branch ng restaurant na ito. "Bakit po?" tanong ni Kirby habang nakatitig sa mukha ni Kelly. Pamilyar ang mukha nito at tila ba nakita niya na ito noon, ngunit hindi niya lamang maalala kung kailan at saan. "Sumunod ka sa akin," sambit ni Kelly sa mahinhin na boses. Tumalikod si Kelly saka nagtungo sa opisina niya. Naupo si Kelly sa harap ng kaniyang lamesa habang sinenya sa naman ni Kelly si Kirby na maupo sa kaniyang harapan. "Anong pangalan mo?" tanong ni Kelly habang tinititigan ang mukha ni Kirby. Tipid nang ngumiti si Kirby. "Kirby ang pangalan ko. Ikaw?" tanong ni Kirby. Nangunot ang noo ni Kelly at tila ba ay nakaramdam siya ng inis na may halong pagkailang. "Ako ang manager dito. Kelly ang pangalan ko. Pinapupunta kita rito sa opisina ko dahil bibigyan kita ng first offense sa pagiging late mo. Hindi ako nagtotolerate ng mga taong nagpapalit sa trabaho," ani Kelly upang mabawasan ang ilang na nararamdaman niya. Lihim na napangisi si Kirby. Sa sinabi ni Kelly ay agad siyang nagustuhan ni Kirby. Halata na kasi sa bawat salita ni Kelly na ginagampanan nito ang trabaho niya. "Pasensya na po, hindi na mauulit," tugon ni Kirby. Tumingin si Kirby sa kaniyang relo. Wala pa ang sekretarya niya na siyang magsasabi ng mga updates at kakulangan sa branch na ito. "Dapat lang. Sige na, magtrabaho ka na," sabi ni Kelly sa kayumuko at binasa ang mga papel na nasa kaniyang lamesa. "Ano pong gagawin ko?" tanong ni Kirby. Natameme sa gulat si Kelly. Seryoso ba ang lalaking ito sa tanong niya? "Mag-waiter?" patanong din na sabi ni Kelly. Tinitigan ni Kelly si Kirby na nakititig lamang sa kanya. Napatampal sa noo si Kelly. "Hindi ka ba marunong mag-waiter?" May halong inis sa tinig ni Kelly. Sa kabilang banda naman ay umiling si Kirby. May umusbong natuwa sa dibdib niya nang mapansin ang pamumula ni Kelly dala ng inis. Mukhang maliit lamang ang pasensya ng bago niyang manager. Gayunpaman ay hindi pa rin sinasabi ni Kirby na siya ang may-ari ng restaurant. "Paano ka natanggap dito kung wala kang alam?" Hindi makapaniwalang tugon ni Kelly. Tumayo si Kirby saka nagkibit balikat. "Pwede naman po ako matuto, ma'am," tugon ni Kirby. Napahilot sa sentido si Kelly na alala niya ang boss niya na bibisita sa restaurant. Hindi maaring makita ng boss niya si Kirby na nakaupo lamang at nanonood. "Tara, sasabihin ko sa iyo ang gagawin mo." Kalmado na lamang natugon ni Kelly saka tumayo. Lumabas sila ng opisina saka dumiretso sa counter. Kumuha ng isang menu si Kelly saka binigay kay Kirby. "Hingan mo ang order ng mga bagong dating saka ibigay mo rito sa counter," paliwanag ni Kelly. "Yun lang po?" tanong ni Kirby. Sa katunayan ay bihasa si Kirby sa mga gawaing pang restaurant. Hindi naman lumaki si Kirby na may gintong kutsara sa bunganga kaya alam ni Kirby ang mga gawain lalo na ang mga gawain sa restaurant. "Oo. Sige na, pumunta ka na sa kanila. Baka naiinip na sila dahil kanina pa sila tumatawag ng waiter," sabi ni Kelly.
Tumango naman si Kirby saka sinunod ang utos ni Kelly. Naupo si Kelly sa counter at pinulungan asikasuhin ang mga customer na nagtatanong. Pasimple namang pinagmamasdan ni Kelly si Kirby. Mukha namang magaling si Kirby sa communication skills dahil ilang minuto lamang ay nakukuha na agad ng order ang mga customer na napupuntahan nito. Tumunog ang bell sa may pinto na senyales na may pumasok. Napatayo si Kelly nang makita si Sir Kyle. Si Sir Kyle ang sekretarya ng pinakaboss ng pinagtatrabahuan ni Kelly. Naglakad si Kelly palapit dito upang salubungin. Sir Kyle, good morning! Nakangiting sabi ni Kelly. Tumingin si Kyle sa paligid sa kanapakamot sa pisngi. Good morning, manager. Nakita mo ba si boss? Tugon ni Kyle. Po? Hindi pa po pumapasok si boss dito, sir. Nagtatakang sabi ni Kelly. Wala naman siyang natandaan na may pumasok na posibleng boss niya. Ayun pala siya. Napatingin si Kelly sa lalaking tinuro ni Kyle. Halos maniga si Kyle sa kinatatayuan ng mapagtantong si Kirby ang tinutukoy nito. Po? Pero baguhang waiter po siya. Sambit ni Kelly. Natatawang umiling si Kyle. Hindi. Ganyan talaga yan si Boss Kirby. Kapag bumibisita sa restaurant, nagpapanggap na waiter para malaman ang totoong ugali ng managers at ibang empleyado. Paliwanag ni Kyle. Umawang naman ang labi ni Kelly. Bukod sa sinabi nitong boss niya si Kirby, ay sinungitan niya ito kanina at inutusan pa. Ngunit hindi naman siguro iyon makakaapekto sa trabaho niya. Sa kabilang banda ay natanaw ni Kirby si Kyle, kaya naglakad patungo rito. Napansin ni Kirby si Kelly na nagulat na nakatingin sa kanya. Mukhang alam na kung sino ko, sabi ni Kirby sa kamahinang tumawa. Kumarap si Kelly, saka napayoko. Pasensya na po kung nasungitan kita kanina. Hindi ko naman po kasi alam, tugon ni Kelly. Kinakabahan si Kelly dahil baka sisantihin siya ni Kirby. Heto pa naman ang trabaho na lubos na nagtagal kay Kelly at ang trabahong kasalukuyang bumubuhay sa kanya. Ayos lang. Nagustuhan ko naman ang performance mo bilang manager. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sisantihin. Sambit ni Kirby na nagpagaan sa dibdib ni Kelly. Salamat po. Nakangiting sabi ni Kelly. Muna na kami, manager. May update pa kasi ako kay Sir Kita Kits. Kumindat si Kyle kay Kelly bago ito naglakad patungo sa opisina ng boss sa restaurant. Nagkatitigan pa silang dalawa ni Kirby kaya muli na namang umusbong ang hiya sa katawan niya. Hindi ko naman siguro kasalanan na sungitan ko siya. Ang weird din naman kasi ng trip niya. Sabi na lamang ni Kelly sa sarili. Sa loob naman ng opisina ni Kirby ay seryoso nitong pinakikinggan ang updates patungkol sa restaurant. Natutuwa naman si Kirby dahil walang lamat o kahit anong masamang komento ang naganap sa restaurant sa halos isang taon. Yun lamang po, sir. At si Miss Kelly ay dating waitress sa restaurant na to. At nung nag-resign ng dating manager, ay siya na lamang ang pinalit ko. Dahil na rin sa performance niya sa trabaho. Sabi ni Kyle, saka isinara ang laptop. Sumandal si Kirby sa kaniyang swivel chair, saka nilagay sa daliri sa baba. Si Kelly, pamilyar siya. Sabi ni Kirby, bukod kasi sa pagiging sekretarya at kaibigan ni Kirby si Kyle magmula nung high school. Oo nga, parang nakita ko na rin siya dati, ngunit hindi ko alam kung saan at kailan. Sagot naman ni Kyle, napaisip ng malalim si Kirby. Nais niya talagang malaman kung saan niya nakita si Kelly. Huwag mo nang isipin yun, boss. Baka kaklase lang natin noon o saglitan lang nakita o nakasalubong lang natin sa daan. Sabi ni Kyle nang mapansin ang pagtulala ni Kirby. Saglitan na nakita? Ah, alam ko na. Napapitik ng daliri si Kirby. Naalala nito ang babaeng nag-iwan ng bata sa labas ng bahay niya. 6 na taon na ang nakakalipas. Anong alam mo na? Tanong ni Kyle. Siya yung babaeng nag-iwan kay Isha. Natatandaan ko pang mukha nun kahit sa CCTV ko lang nakita at sa litrato. Sabi ni Kirby. Napangiwi naman si Kyle. Sigurado ka ba dyan, boss? Hindi naman mukhang may anak si Kelly. Sigurado ako. Teka, nandito yung litrato eh. Binuksan ni Kirby ang cabinet upang hanapin ang folder na naglalaman ng litrato ng babaeng nag-iwan ng bata sa harap ng kaniyang bahay. Nahanap niya rin naman ito kaagad. Dahil nasa unahan lamang ito, ipinatong niya ang folder sa mesa sa kakibinuksan. Bumungad sa kanila ang sketch drawing na kamukhang kamukha na nga ni Kelly. Hala, oo nga, boss.
Hindi makapaniwala ang sabi ni Kyle. Tiningnan naman ni Kirby ang isa pang litrato kung saan makikitang tumingin si Kelly sa CCTV camera at hawak nito ay isang bata. Si? Kamukha niya, Kyle. Pero boss, paano kung kamukha lang talaga at hindi talaga siya yan? May 7 pagkakapareho kaya sa mundo? Sabi ni Kyle. I know. Kaya kailangan kong mapalapit sa kanya para na rin maobserbahan. Matagal na rin naghahanap ng ina si Isha. Hindi ko na ito palalagpasin pa. Desididong sabi ni Kirby. Sige boss, suportado kita dyan. Anong gagawin ko para matulungan ka? Tanong ni Kyle. Papuntay mo siya sa opisina ko. Masusunod. Sabi ni Kyle sa kalumabas ng opisina. Abala naman sa pag-aasikaso ng customer si Kelly nang tawagin siya ni Kyle. Pinapapunta ka ni boss sa office. Nangunot ang noo ni Kelly sa kaumayos nagtayo. Bakit daw? Tanong ni Kelly. Tinago niya ang bigla ang kaba na umusbong sa kaniyang dibdib. Isasabihin daw siya sa'yo. Tumalikod na si Kyle sa kanagsimula ng maglakad patungo sa opisina. Sumunod naman agad si Kelly na hawak ang mga kamay. Pagpasok ni Kelly sa opisina ay naupo ito sa upuan sa harap ni Kirby. Pinapatawag niyo raw po ko? Tanong ni Kelly. Umangat ng tingin si Kirby sa kamuling nilagay sa cabinet ang folder. Miss Kelly, sa katunayan ay gusto ko kung paano mo i-manage ang restaurant. Nagpapakita ka ng pagkastrikto at pagmamahal sa trabaho. Ngunit kinalulungkot ko na kailangan na kitang sisantihin. Nawala ng kulay ang mukha ni Kelly. Po? Bakit po? Pinigilan ni Kelly na maluha sa masamang balita. Nagkatingin na naman si Kirby at Kyle. Napabuntong hininga si Kirby. Huwag kang umiyak. Sisisantihin kita rito dahil magtatrabaho ko sa bahay ko. Nanlaki ang mga mata ni Kelly. Po? Sa pagkakataon na ito, ay nagulat siya nang bigla ang offer ng trabaho ng boss niya. Ang mas kinagulat pa ni Kelly ang sa bahay pa nito mismo. Gusto kita maging cook sa bahay namin. Marunong ka naman magluto, hindi ba? Agad na tumango si Kelly. Good. Kailangan ko ng cook para sa anak ko. Ito ang address. Dito ka na pumasok bukas. Inabot ni Kirby ang isang card na naglalaman ng address at number ni Kirby. Nakangiting kinuha ito ni Kelly. Sige po, maraming salamat po. Huwag ka mag-alala. Ipapadala na lang namin sa account mo ang last salary mo rito. Maaari ka nang bumalik sa trabaho. Tumayo si Kelly na may lawak ng ngiti. Nagkatinginan muli si Kyle at Kirby. Sigurado ka na ba talaga rito, boss? Paano kung hindi siya? Nagkibit balikat si Kirby. E di hindi. Ibabalik ulit siya rito sa restaurant. Ganun lang yung kadali. Ani Kirby. Kinabukasan ay nagising si Kelly sa malakas na busina mula sa labas ng kaniyang bahay. Napakamot sa ulo si Kelly saka bumangon. Sinilip niya ang labas ng bahay mula sa kaniyang bintana at natagpuan ang isang itim na van na nakaparada sa harap ng bahay niya. Istorbo naman ang pagtulog. Singhal ni Kelly saka bumangon. Tumingin siya sa oras at 6:00 pa lamang ng umaga. 3 oras pa lamang ang nagiging tulog niya dahil nag-impaka rin siya kagabi. Ayon kasi sa text ni Kyle sa kaniya kagabi ay pansamantalang doon titira si Kelly dahil medyo malayo ang bahay ni Kelly sa tinitirhan ni Kirby. Naglakad si Kelly patungo sa pinto saka binuksan ito ngunit laking gulat ni Kelly nang makita ang isang batang babae. Hello, ikaw ba si Ate Kelly? Umawang ang labi ni Kelly. Sa tansya niya ay nasa 6 na taong gulang na ito. Maputi at tila pa, anak ang isang diyosa, ang bata. Opo, bakit po? Sino kasama mo? Nagtatakang tanong ni Kelly sa bata. Tumingin si Kelly sa sasakyan. Nagtataka siya kung bakit kilala siya ng bata. Ako po si Isha. Sabi ni Daddy, ikaw daw ang magluluto ng baon ko. Sinundo na po kita kasi nagugutom na ako eh. Wala pa akong breakfast. Natulala si Kelly kay Isha. Ibig sabihin ay anak nga ito ni Kirby. Tinitigan ni Kelly si Isha. Hindi may pagkakailang anak nga ito ni Kirby dahil sa tila ba photocopy ni Isha si Kirby. Sa kabilang banda naman ay naghihintay si Kirby sa sasakyan habang pinapanood ang pag-uusap ni Isha at Kelly. Ginising niya ang anak dahil nga sa pagkasabik nitong makilala ang bagong cook nila. Tumalikod saklit si Kelly upang kunin ang maleta. Nang mapansin ang paglakad nila Kelly at Isha patungo sa sasakyan,
ay tsaka lamang umayos na upo si Kirby. Napansin ni Kirby ang pagkakahawig ng dalawa sa mata at ilong nito. Daddy, nakalakpo! Napatingin si Kirby kay Isha na nakasilip mula sa bintana. Inunlock naman ni Kirby ang pinto ng sasakyan. Lumabas si Kirby mula sa sasakyan sa kanilagay ang maleta ni Kelly sa compartment ng sasakyan. Nahihiyang gumiti si Kelly kay Kirby. Salamat. No problem. Pumasok ka na. Pinagbuksan ni Kirby si Kelly ng pinto sa tabi ng driver's seat. Nag-aalangan mang pumasok si Kelly ay wala na rin naman siyang nagawa. Umikot naman si Kirby sa sasakyan upang sumakay sa driver's seat. Sinilip ni Kelly si Isha na nasa backseat at kasalukuyang nilalaro ang Barbie nito. Pasensya ka na sa anak ko. Excited kasi siyang makilala ang bagong cook. Tugon ni Kirby nang paandarin ng kotse. Tumingin sa kaniya saglit si Kelly. Ayos lang. Maganda nga yan dahil mukhang nagustuhan agad ako ng anak mo. Sabi ni Kelly na muling tiningnan si Isha. Patingin-tingin naman si Kirby kay Kelly. Nagtataka si Kirby kung bakit tila malungkot ang itsura ni Kelly. May problema ba? Pag-uusisa ni Kirby. Nilingon siya saglit ni Kelly. May naalala lang ako. Siguro kung buhay yung anak ko, ganito na rin ang edad niya kay Isha. Tumaas ang dalawang kilay ni Kirby. Nabawasan ang kumpiyansa ni Kirby at na si Kelly ang ina ni Isha. Sa sinabi nito ay mukhang namatay ang anak niya at hindi pinamigay. O sadyang hindi lang ito na isabihin ni Kelly kay Kirby? Nanatili na lamang tahimik ang buong biyahe. Pagdating sa bahay ni Kirby, ay si Kirby na ang nagdala ng maleta ni Kelly samantalang si Isha ay kumalong agad kay Kelly. Gutom na ako, Ate Kelly. Lumbing ni Isha. Nahihiyang tumingin si Kelly kay Kirby. Ako na lang magdadala ng maleta mo sa iyong kwarto. Magluto ko na ng breakfast natin. Sigurado ka po ba? Nakakaya naman po kasi. Sabi ni Kelly, umiling si Kirby. Hindi ako ang amo mo, kundi si Isha. Sundin mo na siya, nagugutom na ang bata. Wala nang nagawa pa si Kelly kundi sumunod na lamang sa sinabi ni Kirby. Dumiretso si Kelly at Isha sa kusina samantalang sa second floor naman nagtungo si Kirby. Pinaupo ni Kelly si Isha sa upuan samantalang nagsimula namang tumingin si Kelly sa refrigerator. Ate, magiging asawa ka ba ni Daddy? Napahinto si Kelly sa sinabi ni Isha. Nanlalaki ang mata niyang nilingon nito. Ay, hindi Isha, cook lang ako ng bahay niyo. Ani nito. Kinuha niya ang apat na itlog sa refrigerator, saka umayos na upo. Akala ko pa naman magiging asawa ka na ni Daddy. Ikaw lang po kasi ang unang pinakilala niya sa akin eh. Mahinang natawa si Kelly sa kainosentihan ni Isha. Hindi Isha, saka may asawa na kaya si Daddy mo. Yun ang mami mo, sagot ni Kelly. Prinito lamang ni Kelly ang itlog at ginawang sinangag ang kanin na natira sa rice cooker. Wala po kong mami. Napatigil si Kelly at nilingon si Isha. Nakayoko ito habang pinaglalaroan ang kaniyang mga daliri. Habang nakatitig si Kelly kay Isha ay hindi maiwasan ni Kelly na mahawa sa lungkot ng bata. Sorry baby, hindi ko alam, sabi ni Kelly. Nilagay ni Kelly ang kaniyang mga niluto sa plato sa kahinain sa lamesa. Gusto ko po ng mami kasi naingit ako sa mga classmate ko. Lahat sila may mami na sumusundo tapos ako wala. Malungkot na sabi ni Isha. Tila ba pinipiga ang puso ni Kelly habang pinapanood si Isha. Ngayon niya lamang ito nakita pero tila ba napakagaan na ng loob niya rito. Huwag ka mag-alala, ako na muna ang mami mo habang hindi pa nakakahanap ng new wife si daddy mo. Nakangiting sabi ni Kelly. Willing ka ba maging new wife ko? Nawala ang ngiti sa labi ni Kelly nang marinig ni Kirby na kapapasok lamang ng kusina. Ano po yan sir? Pagkukunwari ni Kelly. Willing ka ba na maging asawa ko? Gusto mo po bang ulitin ko sa pangatlong pagkakataon? Pangaasar ni Kirby. Naupo ito sa tabi ni Isha sa kahinalikan sa pisngi. Hindi naman makapagsalita si Kelly. Hindi niya nais mag-oo pero hindi niya rin nais tumanggi. Ikaw ba anak? Gusto mo ba maging mami si Ate Kelly? Yes daddy! Magiging mami ko na ba siya? Yes anak. Isha hindi. Nanlaki ang mata ni Kelly dahil sa sabay nilang pagsagot ni Kirby. Huwag mong paasahin ng bata. Pagsasaway ni Kelly. Hindi ko pinapaasa. Magiging mami ka naman talaga niya. Sambit ni Kirby. Nice joke, boss. Ngumiwi na lamang si Kelly saka tinuon na lamang ang pansin sa pagsusubok kay Isha.
Hindi mo rin ba ako susubuan? Tanong ni Kirby na nagpataas ng kilay ni Kelly. Hindi maintindihan ni Kelly kung bakit nilalandi siya ng boss niya. Hindi ka naman bata. Pambabara niya rito. Pero baby mo ako. Humigpit ang kapit ni Kelly sa kutsara. Ngumuso si Kirby habang nakatitig kay Kelly. Umiwas ng tingin si Kelly. Subuan mo na ako. Nagugutom na rin ako. Sambit ni Kirby. Mahinang humagigig si Isha. Sige na po, Ate Kelly. Kawawa naman si Daddy. Sabi ni Isha na pabuntong hininga si Kelly sa kasinubuan ng kanin at ulam si Kirby. Umiwas siya ng tingin kay Kirby dahil pakaramdam niya ay matutunaw siya sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Sarap naman ang niluto ni Mommy. Halos maging kamatis ang mukha ni Kelly sa natanggap na puri kay Kirby. Hindi niya na lamang iyon pinansin at pinagpatuloy na lamang ang pagsubok kay Isha. Maya-maya ay inaya na ng yaya si Isha upang maligo samantalang naiwan silang dalawa sa kusina. Hindi naman mapakali si Kelly sa kinatatayuan niya. Tila ba sumikip ang lugar kahit napakalawak naman ng kusina? Yumuko si Kelly saka kinuha ang walang laman na plato saka nilagay sa sink at hinugasan. Kelly, pag-usapan natin ang responsibilities mo sa bahay na to. Isa kang chef sa bahay na to. Kaya responsibilidad mo na maglutoan ng specialty si Isha. Siguraduhin mo na ang mga luto mo ay masasarap kagaya ko. Lihim na napangiwi si Kelly sa taglay na kayabangan ni Kirby. Hindi naman maitatanggi na may taglay na kakisigan ang boss niya. Bukod dito ay pogi pa ito at malakas talaga ang karisma. Sige po, sambit na lamang ni Kelly. Kaya kung susubuan ang pagkain si Isha, kailangan mo ring subuan ako. Dagdag pa ni Kirby. Nagtatakang nilingon ni Kelly si Kirby sa kapeking tumawa. Joker ka pa pala sir, no? Sabi ni Kelly. Pinipigilan ni Kelly na lumingon dahil ayaw niyang masalubong ang titig sa kanya ni Kirby. Hindi ako nagjo-joke. Fair lang dapat tayo rito. Kung susubuan mo siya, dapat ako rin. Sabi ni Kirby na may maliit na ngisi sa kanyang labi. 20,000 a month. Deal or no deal? Tumango si Kelly. Deal po. Sabi nito. Good. Titingnan ko lang si Isha. Bandaman mo na rin ang mga plato. Kanina mo pa yung sinasabon eh. Sabi ni Kirby at naglakad na palis ng kusina. Nangunot naman ang noon ni Kelly sa kabinaba ang tingin sa hinuhugasan niya. Namula ang husto ng mukha ni Kelly nang mapagtantong parehong plato ang sinasabon niya. Napanguso na lamang siya ng sa pagkakahiya at pagkolutang niya. Sa kabilang banda naman ay nakangiting umakyat ng kwarto si Kirby. Sa katunayan ay wala siyang intensyon na asarin si Kelly, ngunit nasisihan siya sa tuwing napapansin niya ang pamumula ng pisngi nito. Pagpasok ni Kirby sa kaniyang kwarto ay naabutan niya roon si Isha na naka-uniform na. Daddy, family day po namin ngayon. Punta po kayo ni Ate Kelly ha? Para may daddy at mommy ako. Ani Isha. Sure baby. Alanganin na sambit ni Kirby. Kinuha niya ang card na hawak ni Isha sa kabinasa ang nakasulat dito. Kasama pala sa activity na sa first day of school ay ang pagdiriwang patungkol sa pamilya. Yay! Bye daddy! Sambit ni Isha saka lumabas na ng kwarto. Kinuha ni Kirby ang telepono sa kaniyang bulsa saka tinawagan si Kyle. Hello boss, problem. Salubong sa kanya ng kaibigan mula sa kabilang linya. Hello Kyle, pwede ka bang pumunta sa bahay ko? May papagawa lang ako. Sabi ni Kirby. Araglado boss, magbibrief lang ako. Napailing na lang si Kirby sa kapinatay ang tawag. Nagtungo si Kirby sa isang pinto ng kaniyang kwarto na nakakonekta sa kwarto ni Isha. Bumaba ang tingin ni Kirby sa mga pambatang makeup material sa mini table ni Isha. Bahala na. Ani ni Kirby sa sarili saka na pabuntong hininga. Samantala sinalubong ni Kelly si Isha na may malawak na ngiti. Inabot ni Kelly ang babauning pagkain ng bata. Lapat lagi ka nakangiti ha. Enjoy mo yung first day of school mo. Sabi ni Kelly. Kinuha ni Isha ang baunan sa kaniyakap sa baywang si Kelly. Thank you mommy. Natatawang hinaplos ni Kelly ang buhok ni Isha. Tila ba gumaan ang pakiramdam ni Kelly nang tawagin siyang mami ni Isha. Welcome Isha, sagot ni Kelly. Nakangiting humiwalay sa yakap si Isha. Kumaway si Isha kay Ellie bago tumakbo palabas ng bahay nang marinig ang busina ng school bus.
Sinundan naman siya ni Kelly upang siguraduhing makakasakay ito sa school bus na kakaparada lamang sa harap ng bahay. Nang makaalis ang school bus ni Isha, ay akmang papasok na ulit sa loob si Kelly nang pumarada ang sasakyan ni Kyle. Lumabas si Kyle sa sasakyan na may malawak na ngiti. "Hi manager!" bati ni Kyle. Ngumiti si Kelly bilang sagot. "Hello po sir, hindi naman po ako manager, cook na po ako." Pagbibiro ni Kelly. Mahinang tumawa si Kyle saka inakbayan si Kelly. "Ayos lang yun manager, mas bagay pa rin ang tawag na yun kaysa cook." Ngisi ni Kyle na ikinahigik-gik ni Kelly. Pumasok sila ng bahay at nagtatawanan samantalang naghihintay naman sa hagdan si Kirby. Nalukot ang mukha ni Kirby nang mapansin ang kamay ni Kyle sa balikat ni Kelly. "Kyle!" tawag ni Kirby na nagpakuha ng atensyon kay Kyle at Kelly. "Boss, kumusta?" nakangiting tanong ni Kyle. Inalis nito ang braso sa balikat ni Kelly saka naglakad patungo kay Kirby. "Sundan mo ako sa kwarto." Lumingon si Kirby kay Kelly. "Magluto ko ng pagkain na madadala sa school mamaya. Family day ngayon ni Isha. Kung may kailangan kang ingredients, ipabili mo sa kasambahay." Ani Kirby sa katumalikod upang umakyat sa hagdan. Napatango na lamang si Kelly. Nilingon pa siya ni Kyle at nagpakita ng galit na mukha sa katinuro si Kirby. Napakunot na lamang ang noo ni Kelly. Mukhang bad trip kasi ang boss niya. Sa kabilang banda ay bumasok si Kirby at Kyle sa kwarto ni Isha. Nakangising nilingon ni Kirby si Kyle saka itinuro ang mga pambabaeng damit sa kama. "Anong gagawin ko dyan, boss? Ibibigay ko kay manager?" nagtatakang tanong ni Kyle. "Hindi. Susuti mo yan. Magpapanggap kang nanay ni Isha." Napanganga si Kyle sa sinabi ng boss niya. Mabilis siyang umiling saka humakbang paatras. "Boss, ayoko. Kadiri naman. Gagawin pa akong bakla." Nakangiwing tanggi ni Kyle. "Magpapanggap ka lang naman na babae. Ang arte mo." Sambit ni Kirby saka itinapon ang damit sa mukha ni Kyle. "Boss naman. Sa pugi kong to, gagawin mo akong babae. Nanay ni Isha? Asawa mo? Aminin mo, boss. May gusto ka ba sa aray ko, ha?" Napangiwi si Kyle nang maramdaman ang matigas na una na binato sa kanya ni Kirby. "Si Isha kasi nais isama si Kelly bilang asawa ko. Naiya ko kay Kelly kaya magpanggap kang babae at isasama kita. Boss naman, bakit ako ba? Magkaibigan tayo rito." Napahila mo sa mukha si Kyle. "Sige na, huwag ka na mag-inarte. Bakla." Natatawang sabi ni Kirby. Si Kelly naman ay abala sa pagluluto nang makarinig siya ng malakas na sigaw at mga hakbang pababa ng hagdan. Mabilis na kinuha ni Kelly ang kutsilyo saka tumakbo palabas ng kusina. "Hindi ako papayag na malagyan ng makeup ang mukha ko. Sobra-sobra na to, boss." Napaawang ang bibig ni Kelly nang makita si Kyle na nakapambabae na damit, nakasuot ng wig at may makeup sa mukha. Nasa likod niya naman si Kirby na may hawak na brush at lipstick. "Sir?" gulat na tugon ni Kelly. Itinago ni Kelly ang kutsilyo sa kanyang likod habang nanatili ang tingin kay Kyle. Hindi mawari ni Kelly kung matatawa, umaawa ba siya sa itsura ni Kyle na bagamat mukhang babae ay pasang-awa naman ang mukha nito. "Manager, tulungan mo ako. Tinotorture ako ni boss." Sumbong ni Kyle. Binatukan naman siya ni Kirby. "Anong pinagsasabi mo? Kinukulayan ko lang naman ang mukha mo." Angal ni Kirby. "May gay pa dyan po ba?" nagtatakang tanong ni Kelly. Natatawang umiling si Kirby. "Di ako bakla. Ito kasing si boss. Torpe sa'yo, manager. Ayaw kang ayahin maging asawa. Tinadamay pa ako." "Ako?" Nalaki ang mata ni Kelly saka itinuro ang sarili. Naramdaman niya ang pamumula bigla ng pisngi. "Kyle, ano bang pinagsasabi mo?" Muling binatukan ni Kirby si Kyle na mangyak-ngyak na dala ng itim na eyeshadow sa mata. "Totoo naman kasi, boss. Torpe mo. Ayoko na nito, boss. Ang kati sa mukha ng makeup." Padabog na naglakad paakyat si Kyle habang pinupunasan ang kolorete sa mukha. Naiwan naman si Kirby at Kelly na parehong nakaramdam ng awkward sa isa't isa. Tila nais sundan ni Kirby si Kyle upang pakainin nito ng brush dahil sa mga pinagsasabi nito patungkol sa katorpehan. "Biro lang yun siguro, no?" nakangiwing sambit ni Kelly upang mabawasan ang tensyon sa pagitan nila. Napakamot sa pisngi si Kirby. "Totoo yun, Kelly." Natameme si Kelly sa kinatatayuan niya. "Family day ngayon at kailangan ni Isha ng mommy at daddy. Nais niya kasing napumunta ka bilang mommy kaso." Huminto sa pagsasalita si Kirby saka napabuntong hininga. Napatango-tango naman si Kelly. "Pwede naman, walang problema."
Lumiwanag ang mukha ni Kirby sa narinig. Hinawakan niya ang kamay ni Kelly sa kanakangiting tumitig dito. Natulala naman si Kelly sa paraan ng pagtitig ni Kirby. Tila ba may kaakibat na mga paru-paro ang ngiting ipinakita nito. Salamat ah. Masahan ka talaga. Binitawan ni Kirby ang kamay ni Kelly. Punta ko muna si Kyle. Salamat ulit. Pasipol-sipol na tumalikod si Kirby habang pinaglalaroan ang brush na hawak niya. Naiwang tulala at hindi makagalaw si Kelly. Nakagat niya ang kaniyang ibabang labi habang sa tuluyan na ngang humulma ang ngiti sa labi ni Kelly. Nabalik naman sa ulirat si Kelly nang maamoy ang pagkasunog ng niluluto niya. Pagkatapos magluto ay nagtungo siya sa kaniyang kwarto upang magbihis ng pasimpleng bestida. Napatigil sa paglagay ng lipstick si Kelly nang bumukas ang pinto. Niluwa nito si Kirby na nakaayos na rin katulad niya. Kasunod naman nito si Kyle na nakabusangot pa rin ang mukha. Alis na ba tayo? Tanong ni Kelly. Nag-spray muna siya ng pabango saka kinuha ang kaniyang sling bag. Samantala tulala naman si Kirby nang mapagmasdan ang itsura ni Kelly. Pakiramdam niya ay may liwanag na pumalibot kay Kelly. Nabalik lamang siya sa kaniyang ulirat nang sikuhin siya ni Kyle. Boss, matunaw yan si manager, kalma lang. Pangaasar ni Kyle. Sinamaan siya ng tingin ni Kirby. Oo, hinihintay na tayo ni Isha. Yung pagkain ni Kyle na lang magdala. Ako? Gulat na tugon ni Kyle. Ayos lang po sir kung ako nalang magdadala ng pagkain. Sabat ni Kelly. Ayos lang po daw boss, pwede mauna na ako ha. Nakangising kinindata ni Kyle si Kelly bago ito patakbong lumabas ng kwarto. Napahilot na lamang sa sentido si Kirby. Naglakad si Kirby palapit kay Kelly. Saka hinapit ito sa baywang. Nalaki naman ang mata ni Kelly dahil sa ginawa ni Kirby. Ganda mo mahal. Nakangising sabi ni Kirby. Tumikim si Kelly saka umiwas ng tingin. Tara na po. Pasimpleng inalis ni Kelly ang kamay ni Kirby sa kaniyang baywang saka nauna ng maglakad. Nilapat ni Kelly ang kaniyang balat sa pisngi at ramdam niya ang pag-iinit nito. Napipitlag si Kelly nang muling maramdaman ang kamay ni Kirby sa kaniyang baywang. Uy, asawa naman kita. Hindi naman pwedeng nailang ka sa akin. Family day ang pupunta natin kaya enroll dapat tayo. Nakangiting sabi ni Kirby. Hindi nakaligtas sa paningin ni Kirby ang pamumula ng mukha ni Kelly. Sige po, sabi na lamang ni Kelly bilang sagot. Kinuha ni Kirby ang bihon na nakabalot saka sila nagtungo na sasakyan. Nilagay ni Kirby ang bihon sa backseat bago pagbuksan ng pinto si Kelly. Tahimik lamang ang naging biyahe nila. Nakatitig lamang si Kelly sa bintana dahil ramdam niya ang paglingon ni Kirby sa kanya. Naiilang siya sa paraan ng pagtitig nito. Samantala, nakangiti habang nagmamaneho ng sasakyan si Kirby. Sa katunayan ay wala pa siyang asawa kaya naman hindi maiwasang pumasok sa isipan niya ang senaryo na ikakasal na sila ni Kelly. Napailing na lamang si Kirby sa mga naiisip. Pagdating sa eskwelahan ay nauna nang bumaba ng sasakyan si Ellie. Sinanisa naman siya ni Kirby na nagpark lamang ng sasakyan. Nilibot ni Kelly ang kaniyang paningin hanggang sa matagpuan niya ang isang batang naghihintay sa gate. Isha? Tawag ni Kelly. Umangat ang tingin ni Isha sa kasabik na pinuntahan si Kelly. Yay! Nandito kayo! Masayang sabi ni Isha. Mami, solid tayo sa games mamaya ha? Nakangiting sabi ni Isha. Tila may humaplo sa puso ni Kelly nang marinig ang salitang mami mula kay Isha. Hindi maiwasan ni Kelly na isipin kung anong posibleng maging ganap kung sakaling buhay ang kaniyang anak. Oo naman, sasali tayo sa laro. Nakangiting sabi ni Kelly. Sa kabilang banda naman ay lihim nang umisi si Kirby habang nakatitig kay Ellie. Nakangiting napapalakpak si Isha dahil sa pagkasabig na sumali sa kahinila papasok sa gym si Kelly at Kirby. Hapon na nang makauwi sila. Nakatitig lamang sa bintana si Kelly habang hinahaplos ang buhok ni Isha na nasa kaniyang kandungan. Sayo ng ngiti oh. Ani Kirby. Nag-enjoy lang ako kanina. Palusot ni Kelly. Saglit niya lamang tinapunan ng tingin si Kirby. Ako rin. Nag-enjoy kanina. Bumaba ang tingin ni Kirby kay Isha. Masaya rin ako dahil nag-enjoy rin si Isha sa family day. Napatango-tango si Kelly. Nangangati si Kelly na tanungin si Kirby patungkol sa ina ni Isha. Ngunit alam niya namang wala siyang karapatan na magtanong ng ganon.
Saglit na tumingin si Kirby kay Kelly. May problema ba? Tanong ni Kirby nang mapansin ang pagbabago ng ekspresyon ni Kelly. Pwede ka naman magtanong. Sabi ni Kirby. Tumingin si Kelly sa kanya. Sir, nasaan po bang ina ni Isha? Bakit hindi ko siya nakikita sa bahay? Mahinang tumawa si Kirby na ikinataka ni Kelly. Di ko kilala ang ina niya. Ani Kirby at muling tiningnan si Kelly. Kunot ang noon nito. Hindi ko po kayo maintindihan. Nagtatakang tanong ni Kelly. Imposible naman kasing si Kirby ang gumawa mag-isa kay Isha. Ampun si Isha. Nanlaki ang mata ni Kelly sa kanapasinghap. Bigla siyang naawa sa bata kaya naman tinitigan niya ito kung gising ba ito o hindi. Nakahinga lang ng maluwag si Kelly nang mahimbing na natutulog ang bata. Alam niya po ba? Tukoy ni Kelly kay Isha. Umiling si Kirby. Sasabihin ko sa kanya sa tamang panahon. Sa ngayon, hinahanap ko ang nanay niya. Iniwan lang kasi siya bigla sa harap ng bahay ko. Pinagmasdan ni Kirby si Kelly ngunit wala man lang itong ibang reaksyon maliban sa awa. Nagtataka siya kung bakit wala man lang bahid ng konsensya ang makikita sa mukha ni Kelly. Ngunit kamukha mo siya, sir. Paano kung ikaw talaga ang tunay na ama at iniwan lamang nung nanay sa doorstep mo kasi alam niyang maalagaan mo? Tumaas ang dalawang kilay ni Kirby. Napapansin niya nga na sa paglaki ni Isha ay nagiging kahawig niya ito. May posibilidad naman. Ngunit wala namang matandaan si Kirby na may nakasiping siya. 6 na taon na ang nakakaraan. Siguro. Sagot na lamang ni Kirby. Nagpa DNA test ka na ba? Muling tanong ni Kelly na inilingan ni Kirby. Tumangon na lamang si Kelly at hindi na nagtanong pa. Ikaw ba? May anak ka na ba? Panguusisan ni Kirby. Tumango si Kelly. Nangunot ang noon ni Kirby nang mapansin ang pagbabago ng ekspresyon ni Kelly. Oo, namatay na siya. Sabi ni Kelly, sa mga salitang iyon ay tila ba napupunit ang puso niya. Hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataon na alagaan ang anak niya o kaya makita man lang ito sa paglaki. Misteryo pa rin sa isip ni Kelly ang pagkamatay ng anak niya. Nanatiling tahimik ang biyahe hanggang sa makarating sa bahay ni Kirby. Binuhat ni Kirby si Isha. Magpahinga ka na. Si Yaya na lang palulutuin ko ng dinner. Sabi ni Kirby habang naglalakad sila papasok ng bahay. Sigurado ka ba? Tumango si Kirby. Oo, alam kong pagod ka na rin. Sabi ni Kirby. Lihim na ngumiti si Kelly. Maalaga rin pala sa cook ang amo niya. Nagtungo na lamang si Kelly sa kaniyang kwarto. Nagbihis lamang siya ng kaniyang pajamas sa kanya nahiga sa kama. Niyakap ni Kelly ang isang unan sa kaimpit na tumili nang maalala ang nangyari kanina. Tila lalong lumakas ang tibok ng puso ni Kelly nang mapagtantong walang asawa si Kirby. Sa kabilang banda naman ay nilapag ni Kirby si Isha sa kama. Tinitigan ni Kirby ang mukha ng anak. Kamukha niya nga ito habang tumatanda. Pilit na iniisip ni Kirby kung kailan nga ba siya nagkaroon ng siping sa babae. Nagkaroon din ng kaunting pagkalugmok si Kirby nang mapagtantong may posibilidad na hindi talaga si Kelly ang ina ni Isha ngunit kamukhang kamukha nito ang nasa CCTV. Napabuntong hininga na lamang si Kirby. Kinabukasan ay inayos ni Kirby ang kaniyang buhok habang pababa ng hagdan. Tumunog ang doorbell ng pinto kaya nagtungo siya rito upang pagbuksan. Nagulat si Kirby nang makita si Kelly sa labas. Nakamake up ito. Halos makikita ang kaluluwa sa suot nitong damit. Samantala, napahinto naman si Via nang makilala ang lalaking nasa harapan niya. Kelly, ano ginagawa mo rito sa labas? Bakit ganyan na suot mo? Tugon ni Kirby. Hindi maiwasan ni Kirby na mainis dahil sa suot nitong damit. Halos kitang-kita na kasi ang dibdib nito at tila ba nakapanty na lamang ito sa suot nitong short. Via! Napalingon sa likuran ni si Kirby at napaawang ang bibig nang makita niya ulit si Kelly. Nagpabalik-balik ang tingin niya kay Via at Kelly. Si Kelly ay may dala pang siyanse na senyales na nasa kusina ito na nagluluto. Kelly? Sambit ulit ni Kirby saka tinuro si Kelly. Mahinang tumawa si Kelly saka nilapitan si Via. Sir, kakambal ko nga pala. Nakangiting pagpapakilala ni Kelly. Nalaglag ang panga ni Kirby. Lalo siyang naguluhan kung sino ang ina ni Isha. Dalawa sila kaya pa'y posibilidad na isa sa kanila ang nag-iwan kay Isha sa doorstep. Ako si Via, nakangiting sabi ni Via. Isa ako sa kabatch mo, dagdag pa ni Via. Napangiti naman si Kelly
Si Via ay graduate sa kursong entrepreneur. Samantalang hindi naman nakapagtapos si Kelly dala ng pagkabuntis niya noon. Ngumiti na lamang siya kay Via kahit hindi niya naman ito nakilala. Kilalanan niyo na pala ang isa't isa, sabi ni Kelly. Oh, kilalang kilala. Nangunot ang noon ni Kelly nang mapansin ang makahulugang titig ni Via kay Kirby. Pasok ka. Pag-aniyaya ni Kirby, tumingin si Kirby kay Kelly. Gigisingin ko lang si Isha. Tumangon na lamang si Kelly bago hinila si Via sa kusina. Nagtungo si Kirby sa kwarto ni Isha. Litong-lito ang isip niya dahil sa nalaman. Samantala, pinaubo naman ni Kelly si Via sa upuan saka siya bumalik sa niluluto niyang pritong isda. Ano bang ginagawa mo rito, Via? Paano mo nalaman ang address na to? Nagtatakang tanong ni Kelly. Binibisita ka lang at nalaman ko sa papel na naiwan mo sa bahay mo. Simpleng sagot ni Via. Nakalala mo na pala siya, sabi ni Via na nagpakunot ng noo ni Kelly. Sino? Wala. Umiling si Via. Pinaningkita ni Kelly si Via. Aminin mo nga sa akin. May something ba sa inyo ni Kirby? Kasi mukhang kilala mo na talaga siya. Usisa ni Kelly. Saglit na tinignan ni Via si Kelly sa katumawa. Wala. Crush ko lang siya noon, sabi ni Via. Tinaasa ni Kelly ng isang kilay ngunit tinignan lamang ni Via ang paligid na tila ba walang nag-uusisa sa kanya. Napabuntong hininga si Kelly. Alam niya naman na masyadong malihim ang kakambal niya kaya mas mabuti sigurong huwag na lang magtanong. Ilang minuto rin na naghihintay si Kelly at Via sa kusina. Inaayos ni Kelly ang baon ni Isha nang pumasok sa kusina si Isha at Kirby. Mabilis na tumakbo si Isha kay Via sa kaniyakap ito. Mommy, good morning! Nagulat si Kirby at Kelly sa ginawa ni Isha. Si Via naman ay bagamat gulat din ay niyakap niya pa rin pabalik si Isha. Anak, hindi siya si Ate Kelly mo. Natatawang sabi ni Kirby na nagpakunot ng noon ng inosenteng bata. Humiwala ito sa yakap sa katumingin kay Kelly. Nanlaki ang mata ni Isha at napasinghap. Daddy, dalawa sila? Gulat na tanong ni Isha. Tumawa si Kirby. Kakambal yan ni Ate Kelly mo, ani Kirby. Naupo ito sa harap ni Via. Napatingin si Kelly kay Via. Titig na titig si Via kay Isha at tila ba may kakaibang emosyon na nakikita sa mata ng kakambal. Ang laki na niya, sambit ni Via. Nagkatinginan si Kirby at Kelly sa biglaang pagsalita ni Via. Lumapit si Isha kay Kelly kaya naman pinaupo ni Kelly si Isha upang pakainin ito. Bakit? Tanong ni Kirby. Lumakas ang tibok ng puso ni Kirby. Sa tanong ni Bian ay tila ba may alam ito at hindi maintindihan ni Kirby kung bakit niya ito gusto. Last nakita ko kasi sa kanya, sanggol pa siya. Nangunot ang noo ni Kelly. Nakilala mo na siya noon? Tanong ni Kelly. Si Kirby naman ay matamang pinagmamasdan si Via. Mahinang tumawa si Via. Nakita ko sa picture sa GC namin sa batch namin. Nagulat nga ako kasi ang laki niya na agad. Ang bilis ng panahon. Napakuyom ang kamao ni Kirby na nakapatong sa hita niya. Imposibleng nakita niya si Isha sa picture dahil walang ibang alam na nagkaroon siya ng anak maliban kay Kyle. Nakaramdam ng pagkailang si Bia kaya naman tumayo ito. Saka malakas na tumawa. Ang seryoso niyo ah. Alis na pala ako, Kelly. Bibisita na lang ulit ako dito. Ayos lang ba? Tumingin si Bia kay Kirby. Tumango si Kirby sa katipid ng ngumiti. Ayos lang. Good. Alis na ako, kambal. Ngumiti na lamang si Kelly bilang tugon sa kakambal. Sa katunayan ay nakaramdam din siya ng pagkailang kanina habang narito si Via. Tatawagan ko lang si Kyle. Pakaready na lang ang babaunin ko rin. Pupunta rin kasi ako sa opisina ngayon eh. Sambit ni Kirby. Tumango si Kelly bilang tugon. Lumabas si Kirby sa kusina na may balisa sa mukha. Hindi siya mapakali at tila ba may nais na siyang malaman. Tinawagan ni Kirby si Kyle at agad din na sumagot. Kyle, dalawa sila. Sabi ni Kirby habang nakatingin sa CCTV photo na kuha noon. Sino? Tanong ni Kyle na kasalukuyang nagmamaneho. Nagkakambal si Kelly, Kyle. Puno ng pag-aalala na sabi ni Kirby. Tinignan ni Kirby ang litrato niyan at ni Isha. Sa tingin ko, kailangan ko na talaga magpa-DNA test, boss. Para hindi ka na rin mag-isip ng kung ano-ano. Hayaan mo na akong sikasuhin yan.
Napapikit si Kirby. Saka tumingin at huminga ng malalim. May alam siya, Kyle. Kilala niya nga si Isha nung sanggol pa siya. Bakit hindi mo tanungin, boss? Tanong ni Kyle. Nakatakot, Kyle. Ayoko malaman na hindi si Kelly ang ina ni Isha. Hindi ko alam pero ayoko talaga. Natahimik si Kyle sa kabilang linya. Tiningnan ni Kirby ang telepono ngunit hindi pa naman patay ang tawag. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Kyle. Samantala, pinanood naman ni Kelly ang pagsakay ni Isha sa school bus. Kumaway pa ang isang boses si Kelly kay Isha na binigyan naman ng flying kiss. Napapangiti si Kelly sa simpleng gestures ni Isha. Anak na lang sana kita. Bulong ni Kelly sa sarili sa kanatawa. Siguro, dala na rin ang pagkaulila sa yumaong anak ay hinihiling niya na si Isha ang anak niya. Bukod kasi sa babae rin ang anak niya ay may posibilidad na ang mga katangian ni Isha ay ganon din sa anak niya. Kelly? Lumingon si Kelly kay Kirby na nasa kaniyang likuran. Sir, nakaready na po pala yung baon niyo. Nakangiting sabi ni Kelly. Nagtungo ito sa kusina saka kinuha ang baon na ni Kirby. Nagbago ng isip ko. Hindi na ako alis. Nangunot ang noon ni Kelly sa pagtataka. Bakit po, sir? Tanong ni Kelly. Ngumisi si Kirby saka naglakad palapit kay Kelly. Nanlaki ang mata ni Kelly nang nilapit ni Kirby ang kaniyang mukha sa mukha ni Kelly. Halos maduling si Kelly sa lapit ng mukha nila sa isa't isa. Gusto mo bang magluto ng specialties ko? Nakangising sabi ni Kirby. Napalunok si Kirby habang salitan ang tingin sa labi at mata ng dalaga. Pwede naman po, sir. Naiilang na sabi ni Kelly. Tila ba kinikiliti ang tiyan ni Kelly nang mapansin ang ngisi ni Kirby. Pwede rin naman kita turuan magmahal kung papayagan mo ako. Hinapit ni Kirby ang baywang ni Kelly palapit sa kaniya. Napasinghap si Kelly. Yumuko siya upang iwasan ang pamumula ng kaniyang pisngi. Pakiramdam niya ay nilalandi siya ng boss niya. Heta na naman siya hindi makailang sa ginagawa ni Kirby. Joker ka pala, sir. Sagot na lamang ni Kelly. Napangiwi si Kelly nang maramdaman ang paghugot ng buhok sa kaniyang ulo. Napahawak siya sa kaniyang buhok saka tiningnan si Kirby. Wala akong ginagawa. Natatawang sabi ni Kirby. Itinago ni Kirby ang isang buhok na hinugot niya kay Kelly sa kaniyang bulsa. Hinawakan ni Kirby ang mukha ni Kelly na tila ba natulala ito nang mapagmasdan ang inosenteng mukha ng dalaga. Sir? Tawag ni Kelly. Tila lalong namula ang mukha ni Kelly dahil sa paraan ng titig ng boss niya. Nanlaki ang mata niya nang lumapit lalo ang mukha ni Kirby. Nanigas siya sa kaniyang kinatatayuan. Napapikit na lamang si Kelly nang maramdaman ang pagdaos-dos ng labi ni Kirby sa kanya. Hindi maipaliwanag ni Kelly kung bakit siya nadala sa halik na pinagsasaluhan nila. Ang tanging alam lang ni Kelly ay gusto niya ang halik ang paraan ng pagtibok ng puso niya. Ay, sorry. Sorry talaga. Disturbo kayo. Sorry ah. Naitulak ni Kelly si Kirby nang marinig ang malakas na boses ni Kyle. Pulang-pulang mukha ni Kelly nang mapatingin siya kay Kyle na nakapikit ang mata. Kyle, tumas ka nga sa kwarto ko. Utas ni Kirby. Napatingin si Kelly kay Kirby, bumaba ang tingin niya sa labi ni Kirby na pulang-pula at basa pa. Nalaki ang mata ni Kelly nang kagatin ni Kirby ang kaniyang labi nang lumingon si Kirby sa kanya. Sir, napayoko si Kelly. Nais niyang hampasin ang sarili niya dahil nadala siya sa panlalandi ng boss niya. Napasinghap si Kelly nang hapitin muli ni Kirby ang kaniyang baywang. Ang paborito kong lasa ay ang labi mo. Nakangising sabi ni Kirby bago muling ipaglapat ang labi nilang dalawa. Sa kabilang banda naman, ay abala si Kyle sa pagbabasa ng mga papeles sa opisina ni Kirby nang pumasok si Kirby sa pinto. Malawak ang ngiti nito na nilabas mula sa bulsa ang buhok na kinuha niya kay Kelly. Natatawang kinuha ito ni Kyle. Boss, in denial ka. Masama yan. Sabi ni Kyle sa kinilagay sa maliit na plastic ang buhok. Bumunot din ang buhok si Kirby sa kaniyang ulo saka inabot ito kay Kyle. Ano bang sinasabi mo? Sabi ni Kirby na naupo sa kaniyang swivel chair. Nanumbalik sa isip ni Kirby ang halika nila ni Kelly. Sa katunayan ay tuturuan niya talagang magluto si Kelly upang pasimple siyang makabunot ng buhok dito ngunit hindi niya inasahan ay ang biglang pagkasabik niya sa labi ng dalaga. Intense ng halika niyo kanina. Natatawang sabi ni Kyle. Binato ni Kirby si Kyle ng unan saka sumandal sa swivel chair niya.
Hindi maalis ang ngiti sa labi at tila ba may paru-parong kumikiliti sa kaniyang tiyan sa tuwing naiisip niya ang nangyari kanina. Boss, in love ka na? Sabi ni Kyle na naupo sa sofa. Siguro. Sabi ni Kirby na ikinatawa ni Kyle. Halata na boss. Una, ayaw mo yung kakambal niya ang maging ina ni Isha. Pangalawa, may pahalikan pa kayo sa kasina. Pangatlo, mukha kang baliw nang umingiti dyan. Napailing na lamang si Kyle. Pinangalanan niya ang dalawang plastic na may buhok upang ibigay ito sa kilala niyang nag-e-examine ng DNA. Di ko rin alam, Kyle. Ang gusto ko ay mapasakan si Kelly. Kung gusto mo, ideyahin mo ng date. Ligawan mo. Ganun lang yun, boss. Napaisip si Kirby. Wala pa siyang nagiging kasintahan, lalo na noong napunta sa kanya si Isha. Ngayon niya lamang naramdaman ang pakiramdam na tila ba nasa ulap siya kapag nakikita niya si Kelly. Boss, yung kay Isha? Tanong ni Kyle. Kinuha ni Kirby ang suklay na nasa kaniyang table. Eto, buhok ni Isha. Inabot naman ito ni Kyle sa kapinasok sa isang plastic. Mauna na ako, boss. Maglabing-labing na lang kayo ni manager. Pangaasar ni Kyle. Tumawa ng mahina si Kirby, saka tinaasan na lamang ng gitnang daliri ang kaibigan na ginantihan din naman siya bago lumabas ng kusina niya. Sa kabilang banda naman ay hindi mawala ang ngiti ni Kelly habang hinahalo niya ang niluluto niyang sabaw. Ang isa niyang daliri ay nasa kaniyang labi at mahina siyang tumitili kapag naalala niya ang nangyari kanina. Grabe ang ngiti, manager, ah. Napapitlag si Kelly nang sumulpot sa kaniyang gilid si Kyle. Pinilit niya ang sarili na mag-poker face ngunit pumorma pa rin ang isang malawak na ngiti sa kaniyang labi. May naalala lang, ani Kelly saka umiwas ng tingin. Yung kiss ba ninyo ni boss? Agad na namula ang mukha ni Kelly. Hindi oh. Angal ni Kelly. Malakas na tumawa si Kyle. Manager, huwag ka na mag-deny. Halatang halata na sa mukha mo. Gusto mo na si boss? Napangusi si Kelly upang pigilan ang ngiti. Malakas na tumili si Kyle. Mahinang natawa si Kelly. Umamin ka na, manager. Sabi ni Kyle, nalaki ang mata ni Kelly. Hindi oh, yoko nga. So, gusto mo nga talaga pero ayaw mo lang umamin. Sabi ni Kyle. Pinanliitan niya ang mata ni Kelly na halos kamatis na ang mukha. Sir, hindi po. Kinagat ni Kelly ang ibabang labi. Pakiramdam niya ay anumang oras ay sasabog na ang puso niya dahil sa lakas ng tibok nito. Sige, sabi mo eh. By the way, pinapatawag ka pala ni boss office niya. Dala mo raw siya ng pagkain. Nakangising sabi ni Kyle. Sige, salamat. Sabi ni Kelly. Ngumisi ng malawak si Kyle bago naglakad palabas ng kusina. Napailing na lamang si Kelly. Tinapos lamang ni Kelly ang kaniyang niluluto bago kunin ang babaunin sana ni Kirby. Nilagay niya ito sa plato at sa tray. Ma'am, ako na po. Sabi ng isang kasambahay nang mapansin si Kelly na may dalang tray ng pagkain. Kaya ko na. Nakangiting sabi ni Kelly sa kanilagpasan ng kasambahay. Dahan-dahan ang paglalakad ni Kelly upang hindi matapon ang pagkain na hawak niya. May sabaw din kasi siyang nilagay at si Kirby ang nais niyang unang makatikim. Gamit ang paa ay mahinang sinipa ni Kelly ang pinto para magsilbing katok dito. Ngunit nabuksan lamang ito dahil hindi naman tuluyang nakasara. Nilibot ni Kelly ang paningin sa kwarto hanggang sa mapansin niya ang nakabukas na ilaw sa banyo. Patuloy lamang sa paglalakad si Kelly papasok ng kwarto nang aksidente siyang matapilok sa ballpen na nasa sahig. Samantala, napatigil sa pagliligo si Kirby nang marinig ang tunog ng tila na basag sa kwarto niya. Napatampal siya sa noo. Mukhang bumalik si Kyle at gumawa pa ng ingay sa kwarto niya. Pinatay ni Kirby ang shower sa kalumabas ng banyo na naging towel lamang ang nakapalibot sa baywang. Nagulat si Kirby nang makita si Kelly na nakaupo sa sahig. Nakasandal ito sa kama habang hawak ang kabilang braso. Nasa sahig din ang basag na plato na may pagkain at ang natapon na sabaw at tubig. Kelly, ano nangyari sa'yo? Nag-aalala lang sabi ni Kirby. Naglakad ito palapit kay Kelly. Napansin ni Kirby ang braso ni Kelly na namumula. Natapunan ng sabaw. Nakayokong sabi ni Kelly. Labis ang hiyan na nararamdaman ni Kelly dahil sa kalat na ginawa niya sa kwarto ng amo. Bukod pa rito
ay mahapdi ang braso niya dahil bagong luto lamang ang sabaw at ang braso niya pa ang unang nakaramdam kung gaano ito kainit. Nagsipuntahan din ang mga kasambahay sa bahay ng marinig ang tunog sa itaas. Agad na sininyasan ni Kirby ang mga kasambahay na asikasuhin ang kalat habang buhat naman ni Kirby si Kelly sa kanilagay sa kama niya. Pagbibis lang ako. Paalam ni Kirby. Napayoko na lamang si Kelly. Nahihiya siya dahil nakasira pa siya ng gamit. Agad din namang lumabas ng dressing room si Kirby. Tumingin si Kirby sa braso ni Kelly. Naupo si Kirby sa kama sa kamahinang hinawakan ng braso ni Kelly. At hinihipan ito. Halos hindi naman mapanatag ang puso ni Kelly sa simpleng gestures ng lalaki. Tatawag ako ng doktor para maresetahan ka ng ointment. Bakit mo ba naisipang pumunta rito? Tanong ni Kirby habang nagte-text sa telepono. Sabi kasi ni Sir Kyle, nagpapadala ka ron ng pagkain. Napatampal sa noo si Kirby. Huwag kang magpaniwala ron, wala akong sinabi. Napanguso si Kelly. Nauto na nga siya ni Kyle at natapunan pa siya ng mainit na sabaw. Pakiramdam niya ay nais niya lang munang maglahaw at lumitaw na lamang ulit kapag hindi na siya nakakaramdam ng hiya. Sorry po, nakabasag ako, sabi ni Kelly. Mahinang tumawa si Kirby saka inalis ang humaharang na buhok sa mukha ng dalaga. Ayos lang. Ang mahalaga hindi ka masyado nasaktan. Kahit napaso ka. Natatawang sabi ni Kirby. Natawa na rin naman si Kelly. Hindi dahil sa sinabi nito kundi dahil sa paraan ng pagngiti ng binata. Ilang minuto rin ang hinintay bago dumating ang doktor. Nakatitig lamang si Kirby kay Kelly habang ine-examine na ng doktor ang paso na natamo ni Kelly. Maya-maya rin ay nilagyan nito ng ointment at benda. Mabuti na nga lang at hindi masyadong napuruan ang braso mo. Payo ko lang ay huwag ka na munang babasain ang iyong sugat upang gumaling to. Nakangiting paalala ng doktor. Inabot ng doktor ang isang ointment kay Kirby. Ayan po ang ointment ng asawa niyo, sir. Mayroon po niya sa butika. Ibibigay ko na lamang po sa inyo ng libre. Nakangiting sabi ng doktor. Nalaki naman ang mata ni Kelly dahil sa sinabi ng doktor. Hinintan niyang umangal si Kirby ngunit tila natuwa pa ito nang tawagin siyang asawa ni Kelly. Sige po, Dok. Salamat. Ipabadala ko na lang din sa account mo ang bayad. Ngumiti na lamang ang doktor bago lumabas sa kwarto. Nakangiting nilapitan muli ni Kirby si Kelly. Paano ba yan? Asawa na pala kita. Natatawang sabi ni Kirby. Ngumuso si Kelly. Hindi ka naman umangal? Bulong ni Kelly ngunit umabot sa pandinig ni Kirby. Siyempre, magiging asawa naman kita soon. Umiwas na lamang siya ng tingin upang hindi makita ni Kirby. Ang pamumula niya. Dito ka na lang muna sa kwarto. Ako na mag-aasikaso kay Isha. Sir, nakakaya naman po. Nakangusong sabi ni Kelly. Nagulat si Kelly nang halikan siya bigla ni Kirby sa labi. Magpahinga ka na lang, asawa ko. Tumayo si Kirby na may malawak na ngisi sa labi niya. Sundin ko lang si Isha. Anito? Saka kumindat. Tulalang sinundan ni Kelly ng tingin si Kirby hanggang sa makalabas ito ng kwarto. Samantala, malawak naman ang ngiti ni Kirby habang nagmamaneho ng sasakyan. Hindi pa naman siya sigurado sa kaniyang nararamdaman ngunit gustong-gusto niya ang pakiramdam na ito. Kinagabihan ay nagtungo si Kirby sa kwarto niya upang silipin si Kelly. Pagkatapos niyang sunduin kanina si Isha ay natagpuan niyang tulog ang dalaga at hanggang ngayon ay mahimbing pa rin itong natutulog. Dahan-dahan na pumasok si Kirby sa kwarto habang maingat na ang paghahakbang. Hindi nais ni Kirby na makagawa siya kay Kelly na natipalok ito. May bit-bit na tray na pagkain si Kirby na siya mismo ang nagluto. Nilapag ni Kirby ang tray sa mini table sa kwarto saka naglakad palapit kay Kelly. Ginilid ni Kirby ang buhok na humaharang sa mukha ng dalaga. Hindi maiwasang hindi mamangha ni Kirby sa taglay na kagandahan ni Kelly. Malakas ang tibok ng kaniyang puso at tila ba may nagliliparang mga paru-paro sa kaniyang tiyan. Unti-unting naalimpungatan si Kelly. Sa pagmulat ng kaniyang mata ay nagulat siya nang sinalubong siya ng mukha ni Kirby. Napaatras sa gulat si Kelly. Kalma, wala naman akong gagawin sa'yo. Natatawang sabi ni Kirby. Napakurap si Kelly saka napayuko. Hinawakan naman ni Kirby ang baba nito. Inangat ni Kirby ang ulo ni Kelly saka ngumiti. Good evening, asawa ko. Nakangiting sabi ni Kirby. Kinuha ni Kirby ang tray saka ipinatong sa kama. Kaya na.
Hindi naman magkamayaw ang kiliti sa tiyan ni Kelly. Inaamin niya sa sarili na kinikilig siya sa ginagawa ni Kirby. Salamat, nakangiting sabi ni Kelly. Akmang kukunin na ni Kelly ang kutsara ng hawakan nito ni Kirby. Oo na. Sumandok ng kanin si Kirby at idinapat ito sa kaniyang bibig. Nahihiya namang binuka ni Kelly ang kaniyang bibig. Kumusta? Masarap ba? Tanong ni Kirby. Nakangiting tumango si Kelly. Masarap. Siyempre, luto ba naman ang asawa mo? Nakangusong umiwas ng tingin si Kelly. Ang sarap sa pakiramdam na tinatawag siyang asawa ni Kirby. Hindi kaya gusto niyan talaga si Kirby? Ito pa. Itinutok ni Kirby ang kutsara sa may pagkain sa tapat ng bibig ni Kelly. Isinubo naman ito agad ni Kelly. Beso sa gilid ng bibig mo, sabi ni Kirby. Akmang aalisin na sana ni Kelly nang dilaan ni Kirby ang gilid ng labi ni Kelly. Kasabay nito ay ang pagnakaw ng halik ng dilaga. Natulala si Kelly sa ginawa ni Kirby. Nanlalaki ang mga mata niya at sa isang halik na pagtanto ni Kelly na higit pa sa boss ang nararamdaman ni Kelly kay Kirby. Isang linggong nakalipas ay napansin ni Kelly ang pagiging sweet Kirby sa kanya. Hindi naman ito masabayan ni Kelly dahil sa pagkakataon na napaiisip niya kung pinagtitripan lang ba siya ni Kirby o may gusto ang lalaki sa kanya. Samantala, pagkatapos ng gabing iyon ay hindi na tinitigilan ni Kirby ang simpleng ligaw niya kay Kelly. Nahihiya si Kirby na sabihin sa dalaga na nililigawan niya na ito dahil sa ngayon pa lamang ang unang beses na manliligaw siya. Magmula nung gabing iyon ay napagtanto ni Kirby na higit pa sa kaibigan ang turing niya kay Kelly, kaya naman niligawan niya si Kelly kahit walang kaalam-alamang dalaga. Isang linggo na ring hinihintay ni Kelly ang DNA test dahil bukod sa nasasabik siyang maramdaman at malaman ng resulta, ay tila ba nagkaroon siya ng pag-asa na si Kelly ang tunay na ina ni Isha. Daddy, punta tayo sa ocean room. Paanyaya ni Isha. Nasa sala silang tatlo habang nanonood ng The Little Mermaid, Sabado kaya naman walang pasok si Isha. Sure anak, ngayon na ba? Tanong ni Kirby. Tumingin si Kirby kay Kelly na patuloy pa rin na sa panonood ng Disney movie. Opo daddy, sama natin si ate Kelly. Sabi ni Isha. Kumapit siya sa braso ni Kelly kaya napunta ang atensyon ni Kelly sa mag-ama. Sige. Hindi na naitago ang sabik sa boses ni Kelly. Nagtama ang paningin ni Kelly at Kirby. Si Kelly na ang umiwas ng tingin at hinayaan na lamang ang sarili na hilahin ni Isha. Samantala, naiwan naman sa sala si Kirby na nakangiti. Pasimple niyang hinihiling na si Kelly na nga ang ina ni Isha at totoo niyang ang anak si Isha. Bukod kay Kelly ay si Isha ay pinadiNA test din ni Kirby si Isha at ang sarili niya upang malaman kung tunay ba na mag-ama talaga sila. Bagamat hindi niya alam kung paano iyon nangyari o kung ano man ang rason bakit iniwan ni Isha sa harap ng bahay niya, ay hindi na ito alintana para kay Kirby. Ilang oras din naman ang naging biyahe nila patungo sa oceanarium. Sabik na sabik na lumabas si Kelly na buhat si Isha. Ngayon na lang ulit makakapunta si Kelly sa ganitong lugar. Ipinarada naman ni Kirby ang sasakyan sa parking lot bago pantayan ng lakad si Kelly. Papasok na sila sa oceanarium ay ibinaba ni Kelly si Isha. Nakaawang ng kaunti ang bibig ni Kelly habang tinitingnan ang paligid. Samantala habang nakatingin si Kelly sa mga isda, ay nakatitig naman si Kirby kay Kelly na puno ng pagmamahal at admirasyon. Ate Luke, a little mermaid! Natuon ang pansin ni Kelly sa peking sirena na lumalangoy sa loob ng aquarium. Nakangiting nilapit ni Kelly ang kaniyang kamay sa glass wall. Tila ba pumabalik sa pagkabata si Kelly? I want to be a mermaid someday, sabi ni Isha. Bumaba ang tingin ni Kelly kay Isha. Napangiti si Kelly sa kahinawakan ang kamay ni Isha. Magiging magandang mermaid ka niyan, Isha, sabi ni Kelly. Talaga, ate? Tumango si Isha. Napahagigik naman si Isha. Bumitaw sa hawak si Isha at nagtungo sa parteng may malalaking isda. Naiwan naman si Kelly at Kirby sa harap ng peking sirena. Pangarap ko rin dati na maging sirena, sabi ni Kelly. Tumingin si Kirby kay Kelly. Ano nangyari? Tanong ni Kirby. Lumungkot ang mukha ni Kelly. Nabuntis ako.
Napakurap si Kirby. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Saya dahil may posibilidad na si Isha ang anak na tinutukoy nito at lungkot dahil hindi natupad ang pangarap ni Kelly. Tumigil ako sa pag-aaral. Theater arts ang kurso ko noon ngunit hindi ko natapos dahil bukod sa hindi iyon ang nais ng aking magulang ay nabuntis din ako. Hindi ko alam kung sinong ama dahil sa nangyari lang bigla. Nakatingin lamang si Kelly sa peking sirena na nakangiting inaaliwang mga bata. Nasaan ang bata? Nagtanong si Kirby. Nagulat si Kirby nang mapansin ang luha na dumadaos-dos sa pisngi ni Kelly. Pinaharap niya si Kelly sa kanya saka pinunasan ang luha nito. Sorry sa pagtanong. Mahinahon na sabi ni Kirby. Umiwas ng tingin si Kelly. Patay na siya. Hindi ko alam kung paano pero binalita na lamang sa akin ni Via na patay na siya. Nasa ospital kasi ako noong mga oras na yun at ibinalita na lamang sa akin bigla. Hindi nakapagsalita si Kirby. Niyakap na lamang niya si Kelly ngunit hindi maiwasang mapaisip ni Kirby. Paano nga ba namatay ang anak ni Kelly? Paano kung hindi namatay ang anak ni Kelly kundi ipinamigay lamang? Inalis na lamang ni Kelly ang mga negatibong isipin sa kaniyang utak. Itinuon niya ang pansin sa banding nilang tatlo. Alam ni Kelly sa sarili na lubos siyang nag-enjoy at naging masaya ang pagtungo nila sa oceanarium. Gabi na rin nang makauwi sila. Habang nasa biyahe, ay mahinang kinakantahan ni Kelly si Isha na natutulog sa kaniyang dibdib. Kelly, tawag ni Kirby. Lumingon si Kelly kay Kirby. Ano yun? Kinagat ni Kirby ang kaniyang ibabang labi. Pwede ba kita mag-iasawa? Tila na blanco ang utak ni Kelly. Ayos lang kung hindi mo masasagot ngayon. Huminto ang sasakyan sa harap ng bahay. Kinuha ni Kirby si Isha sa kandungan ni Kelly. Bumaba na rin si Kelly. Tila nagkaroon ng ilang sa pagitan nila. Good night, Kelly. Ani Kirby bago pumasok sa kaniyang kwarto. Naiwan namang tulala si Kelly. Nais niyang mag-oong ngunit tila may parte sa kanya na nagnanais na hindi muna. Kinabukasan ay maagang nagising si Kelly upang maghanda ng breakfast. Nagulat si Kelly nang makita si Via at Kirby sa kusina. Nagluluto si Kirby habang nanonood naman si Via. Hindi na iwasang mag-init bigla ang ulo ni Kelly. Good morning, Kambal! Nakangiting bati ni Via. Tipid na ngumiti si Kelly saka nagtungo kay Kirby. Kirby, ako na dyan, sabi ni Kelly. Lumingon sa kanya si Kirby. Good morning, ako na nito. Matatapos na rin naman. Napanguso na lamang si Kelly at naupo sa tabi ni Via. Tinitigan ni Kelly ang mga chocolates na nasa mesa. Dala mo? Tanong ni Kelly. Tumango si Via. Oo, para kay Isha. Tumaas ang kilay ni Kelly. Masyadong matamis. Masisirang ngipin nun. Ani Kelly. Hindi ko naman ipinapaubos lahat. Hindi alam ni Kelly bakit naiinis siya ngayon. Maganda naman ang gising niya ngunit tila nagbago ang mood niya. Eat well, ladies. Nakangiting sabi ni Kirby pagkatapos ilapak ang dalawang plato ng pancake. Naupo sa harapan ni Kelly si Kirby. Ikaw? Kumain na rin ako. Ani Kelly. Gusto mo hati tayo, Kirby? Heto. Nangunot ang noon ni Kelly nang tumayo si Via at kumuha ng plato. Anim ang pancakes na nasa plato ni Via kaya nilagyan niya ang tatlo. Ang platong kinuha nito sa kanila pag sa harapan ni Kirby. Salamat. Nakangiting sabi ni Kirby. Humigpit ang kapit ni Kelly sa kaniyang tinidor. Kinuha ni Kelly ang chocolate syrup. Lagyan mo nito. Masarap to. Sabi ni Kelly sa kanilagyan ng syrup ang pancakes ni Kirby. Heto rin, strawberry. Masarap ipaghalo yan. Sabad naman ni Via na nilagyan din ng strawberry syrup ang plato ni Kirby. Ang sarap nga. Nakangiting sabi ni Kirby. Masama niyang tinitingnan si Kirby na inosenteng kumakain. Daddy! Sabi ni Isha, nakakapasok lamang ng kusina. Nilapitan nito si Kirby saka naupo sa tabi nito. Wow! Pancakes! Ani Isha, tumayo si Kelly saka kumuha ng plato. Nilagyan niya ng tatlong pancakes galing sa plato ni Kelly ang plato na kinuha niya saka ito ibinigay kay Isha. Akmang lalagyan na sana ng syrup ni Kelly ang plato ni Isha nang lagyan ito ng chocolate syrup ni Via. Wow! Thank you po! Nakangiting sabi ni Isha. Bumalik na lamang sa pag-upo si Kelly.
Pilit niyang itinatago ang inis na nararamdaman. Ako nga pala si Ate Via, kambal ni Ate Kelly. Ito, may pasalubong ako sa'yo. Nakangiting sabi ni Via, saka ibinigay kay Isha ang chocolates. Nagliwanag naman ang mukha ng bata dahil sa nakita. Thank you po, Ate Via! Sabi ni Isha. Tumingin si Kirby kay Via saka ngumiti. Salamat, Via. Ani nito. Padabog na tumayo si Kelly. Hindi niya nagustuhan ang paraan ng pagngiti ni Kirby sa kakambal niya. Sa kabilang banda naman ay nagtaka si Kirby sa inakto ni Kelly. Mukhang wala sa mood ngayon si Kelly dahil napapansin niya rin ang nakasimangot nitong mukha. Nagugas na lamang si Kelly ng mga ginamit ni Kirby sa pagluluto. Tumayo si Kirby saka lumapit kay Kelly. Nagulat si Kelly nang hawakan ni Kirby ang kaniyang kamay. Ayos ka lang ba? Tanong ni Kirby. Umirap naman si Kelly. Hindi rin maintindihan ni Kelly kung bakit naiinis siya kay Kirby. Siguro, isa na rin sa dahilan ay ang pagkakaroon niya ng red day. Kausapin mo naman ako. Sabi ni Kirby ngunit hindi na rin siya pinapansin ni Kelly. Daddy, laro tayo ni Ate Via. May dala siyang toys. Sabi ni Isha. Lumapit ito kay Kirby saka hinila sa kamay. Sure, Doc. Nakangiti sabi ni Kirby. Tiningnan saglit ni Kirby si Kelly bago ito nagpahila sa anak. Nang makaalis sa kusina sila Kirby, Via at Isha ay napapadyak sa ini si Kelly. Sa kabilang banda ay palingon-lingon si Kirby sa kusina. Nais niyang balikan sa kusina si Kelly ngunit hindi naman siya pinapaalis ni Isha. Samantala, mula sa kusina ay nanonood si Kelly. Kung hindi siya kilala, ay aakalain niyang isang pamilya ngunit sa isang isipin yon ay tila kumunot ang kaniyang noo. Nangunot ang noo ni Kelly nang paglapiti ni Via ang mukha nila ni Isha upang magpicture. Sa pagtitig dito ay tila lumakas ang tibok ng puso niya. Sumabay din sa kanila si Kirby upang maisama rin sa litrato. Nilapat ni Kelly ang kaniyang palad sa dibdib. Bakit parang kamukha ni Isha si Via? Ano ni Kelly? Tinitigan ni Kirby si Via at Isha na abala sa paglitrato. Magkamukha ang dalawa ngunit hindi man lang nakaramdam ng pagkasabik si Kirby. Hindi niya rin nagustuhan ang naiisip niyang may posibilidad na si Via at Isha ay mag-ina. Alam ni Kirby sa sarili na si Kelly ang nais niyang maging ina ni Isha at hindi ang kakambal nito. Sa buong maghapon ay pakiramdam ni Kelly ay literal na kusinera lamang siya. Halos buong atensyon ni Kirby at Isha ay na kay Via. Hindi may tatangging nagsiselos si Kelly dahil nasanay siyang siya ang kasama ng dalawa. Habang sila ay kumakain ng panggabihan ay tahimik lamang si Kelly samantalang rinig na rinig niya ang tawanan nila Isha sa biro ni Via. Kanina ka ba tahimik? May problema ba? Tanong ni Kirby ngunit simpleng iling lamang ang isinagot ni Kelly. Go to your room muna, Isha. Sunod ako sa iyo sa room mo. Nakangiting sabi ni Via na nagpakuha ng atensyon kay Kelly. Tumango naman agad si Isha at sumunod sa yaya nito. Hindi ka pa ba uuwi? Tumawa si Via saka umiling. Hindi pa. Alam naman ni Habi na dito ako matutulog at pinilit kasi ako ni Isha na rito raw ako matulog. Nakangiting sabi ni Via. Humigpit ang kapit ni Kelly sa kutsara. Hindi niya may paliwanag kung bakit nairita siya sa paraan ng pangiti ng kakambal. Doon na lang siya matulog sa kwarto mo, Kelly. Sabad ni Kirby. Pasimpleng inirapan siya ni Kelly. Saan pa nga matutulog si Via? Siyempre, sa kwarto niya. Hindi naman maaaring sa kwarto ni Kirby. By the way, may sasabihin ako. Seryosong sabi ni Via. Tumaas ang dalawang kilay ni Kelly. Tila ba nabundol ng kaba ang kaniyang dibdib nang mapansin ang seryosong mukha ng kakambal. Ano yun? Tanong ni Kirby. Nangunot ang noo ni Kelly nang hawakan ni Via ang kamay ni Kirby na nakalagay sa mesa. Nagulat naman si Kirby kaya mahila niya ang kaniyang kamay. Ako ang ina ni Isha. Nanlaki ang mata ni Kelly maging si Kirby. Parehong gulat sa sinabi ni Via. Tila nanginig bigla ang kalamnan ni Kelly at pakiramdam niya ay pinunit sa dalawa ang kaniyang puso. Ano? Sabi ni Kelly. Paano nangyari? Wala akong alam na nabuntis ka. Hindi na mapigilan na tumaas ang boses ni Kelly. Napansin naman ni Kirby ang biglang reaksyon ni Kelly. Kaya naman hinawakan niya ang kamay nito na nasa ilalim ng mesa. Itinago ko, Kelly.
upang hindi ako mapatigil sa pag-aaral. Nagahalo-halo ang mararamdaman ni Kelly. Lungkot, galit, saya, at inggit. Paano mo nasabing anak mo si Isha? Tanong ni Kirby. Mahigpit ang hawak ni Kirby sa kamay ni Kelly. Sa simpleng, pag-amin na iyon ay tila ba kinakabahan si Kirby na dapat ay masaya siya. Iniwan ko si Isha sa labas ng bahay mo, Kirby. Iniwan ko siya dahil alam kong kaya mo siyang buhayin. Kumuyom ang isang kamay ni Kirby. Tumugma ang naranasan niya sa kwento ni Kelly. Tumingin si Kelly kay Kirby at tila ba nanlumo nang makumpirma na totoo ang sinabi ng kakambal. Huminga ng malalim si Kelly. Congrats! Nakita mo na yung anak mo. Kahit itinago mo sa akin. Binitawan ni Kelly ang kamay ni Kirby sa kanaglakad patungo sa kaniyang kwarto. Sa pagsara ng kaniyang pinto ay tuluyan na ngang napahagulgol si Kelly. Masaya ko dapat, di ba? Tanong ni Kelly sa sarili. Pero bakit nasasaktan ako ng ganito? Sambit niya pa. Sa kabilang banda naman ay nakatitig lamang sa isa't isa si Kirby at Bia. Napabuntong hininga si Bia at akmang tatayo na nang magsalita si Kirby. Bakit sakit mo siya iniwan? Bukod sa maalagaan ko si Isha. Seryosong tanong ni Kirby. Bumalik sa pag-upo si Bia. Dahil ikaw ang ama niya. Hindi pinahalata ni Kirby ang gulat. Paano nangyari? Wala akong maalala, nagtalik tayo. Huminga ng malalim si Bia. Nakainom tayo ng drugs kaya hindi mo maalala, ngunit kaunti lang kasi ang nainom ko noon kaya naalala ko pa. Hindi nagsalita si Kirby. Inoobserbahan niya ang bawat galaw ni Bia. May asawa ka, sabi ni Kirby. Kaya kong hiwalay ng asawa ko basta't maikasal tayo upang lumaking kumpletong pamilya si Isha, sagot ni Bia. Hindi na sumagot si Kirby. Saka tumayo na lamang at iniwan sa kusina si Bia. Napadaan sa kwarto ni Kirby si Kelly. Sumundal siya sa pinto ni Kelly at halos mabiyak ang kaniyang puso nang marinig ang iyak ng dalaga. Kung pwede lang sanang ibaliktad at si Kelly na lamang ang ina, ay siguro'y masaya siya. Ngunit kahit ano pang gawin niya ay hindi ito may aalis ang katotohanan na hindi si Kelly ang babaeng mahal niya, ang kaniyang pakakasalan. 2 linggo ang lumipas pagkatapos mangyari ang pag-amin ni Bia. Katulad ng sinabi ni Bia ay hiniwalayan na nga niya ang kaniyang asawa at tumira nga dito sa bahay ni Kirby. Naramdaman naman ni Kirby ang pag-iwas sa kanya ni Kelly. Hindi niya naman ito masisisi dahil alam ni Kirby na nasaktan si Kelly kahit hindi ito sabihin. Samantala tila naging professional chef na lamang si Shelly. Lalabas lamang siya ng kwarto kapag oras na ng pagluto. Hindi na rin siya sumasabay sa pagkain nila Via, Kirby at Isha. Inamin ni Kelly sa sarili na mahal niya nga si Kirby at mas magseselos at masasaktan siya kung makikipaglapit siya rito. Nais ni Kelly na mapalayo sa kanila kahit kaunting oras para mapigilan ang nasasaktan niyang puso. Ngayon ay ang kaarawan ni Kirby. Ngayon ang nakatakdang pag-amin ni Kirby kay Isha na si Bia ang kaniyang ina at ang engagement party nilang dalawa. Isang engranding hall, gaganapin ang kaarawan ni Kirby. Habang abala sa pag-aayos ng venue, ang mga katulong ay abala rin sa pagluluto si Kelly. Nagulat si Kelly nang yumakap sa kaniya si Kirby mula sa likod. I miss you, sabi ni Kirby. Tumingin sa paligid si Kelly na nakahinga ng maluwag nang tanging sila lamang ang tao sa kusina. Kirby, sabi ni Kelly. Hinayaan na lamang na nakayakap si Kirby. Naging siya ay nangungulila na ng lubos kay Kirby. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo to. Mahal kita noon pa lang, nung una pa lang kita nakita. Simple kong hinihiling na sana ikaw ang ina ni Isha. Na sana ikaw ang pakakasalan ngunit binigo ako ng tadhana. Naramdaman ni Kelly ang luha na pumatak sa kaniyang balikat. Naluluha na rin si Kelly dahil ramdam niyang nasasaktan din si Kirby. Alam kong magiging masaya kayo, Kirby. Sa unang pagkakataon ay binigas ni Kelly ang pangalan ng lalaking mahal niya. Nilayuan ko kayo dahil nasasaktan ako. Mahal kita, Kirby, ngunit hindi natin maaaring ipagkait ang ina ni Isha. Humigpit ang yakap ni Kirby. Sabihin mo lang, Kelly. Iatras ko ang engagement party na to. Maaari naman maging ina si Via na hindi kami kasal. Isang sabi mo lang, Kelly. Umiling si Kelly. Hindi pwede.
Mas maganda kung kasal kayo ng kakambal ko. Humarap si Kelly kay Kirby. Nanlambot ang kaniyang tuhod nang mapansin ang mata nitong puno ng luha. Kung pwede lang kalabanin ang tadhana at tayo na lang dalawa. Ngunit hindi. Si Isha ang maiipit. Sa ganitong sitwasyon, hindi dapat tayo maging makasarili. Mahal na mahal kita, sabi ni Kelly. Hinalikan siya sa labi ni Kirby na agad namang tinugod na ng lalaki. Samantala, sa bukana ng kusina ay naroon si Via. Nakatitig sa dalawang taong nagmamahalan na mahihiwalay sa isa't isa dahil sa kanya. Dumating ang gabi at magsisimula na ang party. Habang masaya ang lahat sa pagsayaw ay iba naman ang nararamdaman ni Kirby. Hindi niya rin mahagilap sa party si Kelly. Samantala, nasa gilid naman si Kelly. Mag-isang umiinom ng alak upang mabawasan ang sakit ng kaniyang puso. Natanaw niya sa stage si Isa na pinagigitnaan ni Kirby at Bia. Mahinang natawa si Kelly. Attention everyone! May announcement ang ating birthday celebrant, sabi ng host na nagpatahimik sa paligid. Binigay ng host ang mic kay Kirby. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagdalo sa aking kaarawan. Ito na rin ang gagawin kong plataforma upang ipaalam sa anak ko na natagpuan ko na ang kaniyang ina. Nang laki ang mata ni Isha. Talaga po, Daddy? Tumango si Kirby. Tumingin ito saglit kay Bia. Isha, anak. Alam ko matagal mo nang hinihiling na magkaroon ka ng ina. Ngayon ipapakilala ko na sa iyo ang iyong ina. Siya ay si Boss! Napunta ang atensyon ng lahat sa isang lalaking kakapasok lamang ng venue. Mahila-hila pa itong maleta. Boss, pasensya na, ngayon lang dumating. Kinuha ko na rin pala yung DNA test. Ito na ang result. Masayang sabi ni Kyle na wala man lang kaalam-alam sa nangyayari. Ipinadala kasi ito ni Kirby sa Japan upang asikasuhin ang business ni Kirby doon. Nangunot ang noo ni Kirby. Nagtungo si Kyle sa stage sa kainabot ang DNA result. Kay Kirby, be happy boss. Ani Kyle sa katinignan si Bia na tila ba biglang nawala ng kulay. Hindi nagsalita si Kirby at binuksa na lamang ang resulta. Maging ang mga taong imbitado ay inaabangan din ang resulta. Kirby and Isha is 99.9999% related? Napangiti si Kirby samantalang nagpalakpakan ng mga tao. Sumunod na binuksa ni Kirby ang isa pang resulta at doon tila biglang napaluhod si Kirby sa nabasa kasabay ng pagluha ng kaniyang mata. Kelly and Isha is 99.9999% related? Sabi ni Kirby. Napatayo naman sa gulat si Kelly at sa puntong iyon ay napatingin si Kelly kay Bia. Napatakbong bumaba ng stage at lumabas ng venue. Ano nangyari, Daddy? Tanong ni Isha. Tumikim si Kirby. Back to party muna guys, sabi ni Kirby. Inabot ni Kirby si Isha kay Kyle. Thank you. Nakangiting sabi ni Kirby kay Kyle na kumakain ng spaghetti na bigay ng host. Bumaba si Kirby ng entablado, saka sinundan si Bia samantalang tumakbo rin palabas si Kelly. Nalilito na siya sa nangyayari. Paano siya nagkaroon ng DNA test? Paano sila naging compatible? Bagamat hindi pa rin maitatanggi kay Kelly na masaya siya sa balita. Naabutan nila si Bia na nasa fountain. Nakayoko ito habang humahagulgol. Bia, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Kelly. Umangat ng tingin si Bia. Buong buhay ko? Inggit ako sa'yo, Kelly. Nagulat si Kelly, maging si Kirby. Galit ang titig na ipinapakita ni Bia. Magmula nung ipinanganak tayo? Ikaw ang center of attention. Ikaw ang paborito nila mama at papa. Pati ang bahay na ipinangako sa akin ay sa'yo binigay. Hindi nakapagsalita si Kelly. Hindi niya rin alam na may ganitong galit sa kanya ang kapatid. Oo, mali na maghiganti ako. Nang buntis ka? Ako ang nagdrag sa inyong dalawa ni Kirby. Kaya may nangyari sa inyo. Bia, sobra na yun. Hindi makapaniwala ang sabi ni Kelly. Akala ko kaiinisan ka nila mama at papa dahil buntis ka na ngunit hindi. Inalagaan ka pa rin nila. Kaya kinuha anak mo. Pasalamat ka pa nga at binigay ko pa sa tatay niya. Kasi naman binigay ko pa sa ampunan. Napatakip na bibig si Kelly. Ang batang pinagluloksaan niya noon
ay buhay na buhay pala. Bia, sobrang na yung ginawa mo. Pinagkait mo isa Isha sa ina niya. At ngayon ay pagkakait mo na naman? Saba ni Kermy. Tumawa ng malakas si Bia. Hanggat nakikita ko siyang masaya ay hindi ako magiging masaya. Sinamaan ang tingin ni Bia si Kelly bago ito muling tumakbo palayo. Napahagulgol naman sa iyak si Kelly. Naninikip ang kanyang dibdib dahil sa nangyayari sa kanya. Naramdaman ni Kelly ang yakap ni Kirby. Nandito lang ako, asawa ko. Sabi ni Kirby. Napansin ni Kirby si Kyle at Isha na papalapit. Sinenya sa ni Kirby si Isha na lumalapit na agad naman itong sinunod. Ano nangyari kay Ate Kelly? Tanong ni Isha. Anak, siya ang ina mo. Napakurap si Isha. Umangat ang tingin ni Kelly. Puno ng luha ang mukha nito. Anak ko. Aniya, nanginginig ang kamay na hinawakan si Isha. Mommy? Nagsimula na ring maluha si Isha. Dinamba niya ang nangyakap si Kelly. Mommy? May mommy na ako. Humihikbing sabi ng bata. Yumakapabalik si Kelly. Napatitig si Kelly kay Kirby. Napangiti siya. Bagamat may lamat sa kanya at sa kaniyang kapatid ay napalitan naman ito ng katotohanan na anak ni Kelly si Isha. Hindi may tatangging masaya si Kelly dahil sa kanya pa rin babalik si Kirby at si Isha. Isang taon ang lumipas pagkatapos ng insidente iyon. Hindi na muling nagkaroon ng balita si Kelly kay Bia. Masaya ang naging buhay nilang tatlo. Naging instant family na sila kahit hindi pa sila kasal. Hindi naman maitatanggi ni Kelly na bagamat kompleto na ang pamilya, ay nag-aalala pa rin siya sa kalagayan ng kaniyang kakambal. Habang nagkakape si Kelly sa sala, ay lumapit si Isha. Nangunot ang noon ni Kelly nang mapansin ang itsura nito. Saan ka pupunta anak? Gabi na ah, nasaan ang daddy mo? Tanong niya ngunit isa rin ito sa walang sinagot si Isha. Hinila ni Isha na patayo si Kelly. Punta tayo garden, mommy! Sabi nito. Napakamot naman sa ulo si Kelly. Nanonood kasi siya ng horror movie na matagal niya nang inaabangan ngunit hindi niya naman matanggihan ang anak. Pagdating sa garden ay nagtaka si Kelly dahil madilim dito. Anong ginagawa natin dito? Tumingin sa paligid si Kelly ngunit wala na roon si Isha. Nangunot ang noon ni Kelly. Pinaglalaroan ata siya ni Isha. Akmang maglalakad na sana siya paalis nang magbukas ang ilaw. Nanlaki ang mata niya nang makita si Via. Kambal, nakangiting sabi ni Kelly. Tulalang pinagmasda ni Kelly si Via. Via, sabi niya saka ito dinamba ng yakap. Hindi na rin inisip ni Kelly kung paano napunta rito si Via. Humiwalay ng yakap si Kelly. Nagsitalo na rin ang kaniyang mga luha. Via, saan ka ba nagaling? Miss na miss na kita. Tumawa si Via sa kahinawakan ng kamay ni Kelly. Nung araw na umalis ako kinabukasan noon pinantahan ako ni Kyle. Nag-offer siya sa akin na ipagamot ako dahil nakikita niya raw na may problema ako. Pumayag ako at inabot ang isang taon. Huminga ng malalim si Via. Ngayon nagbabalik na ako. Yung asawang hiniwalayan ko? Napagtanto kong mahal ko pala talaga. At swerte dahil bumalik siya. Hinintay niya ako. Ngayon, buntis na ako. Napasinghap si Kelly saka bumaba ng tingin sa tiyan ni Bia. Isang buwan pa lang kaya hindi pa halata. Gusto ko sana humingi ng tawad sa mga ginawa ko. Alam ko na mali ako. Nadala ako ng inggit. Sorry. Okay lang yun, Bia. Ang mahalaga ngayon ay narito ka na. Muling niyakap ni Kelly si Bia. Masaya si Kelly para sa kaniyang kapatid at panigurado siya na matutuwa rin ang magulang nila sa langit. Kelly, congratulations. Nangunot ang noon ni Kelly. Saan? Imbes na sagutin ni Bia ay inikot siya ni Kelly. Nanlaki ang mata ni Kelly nang sumalubong sa kanya ang nakaluhod na si Kirby. Sa likod ni Kirby ay ang mga salitang, "Will you marry me?" Mahal? Gulat na sabi ni Kelly. Naluha siya dahil sa bigla ang proposal ni Kirby. Hindi man lang nakapag-ayos si Kelly. Kelly, alam mo naman ang mahal kita. At alam ko rin na mahal mo ako. Baka sila mo ko. Natawa si Kelly sa paraan ng pagsabi ni Kirby. Wow, utos ba yan? Tumango si Kirby saka tumayo.
hinawakan ni Kirby ang kamay ni Kelly saka isinuot sa palasinsingan ang gold ring. I love you, sabi ni Kirby. I love you more. Kasabay ng sigawan ng lahat ay ang paghalik ni Kirby kay Kelly. Masaya namang tumakbo si Isha sa palapit sa kanilang dalawa. Ako pong flower girl ah, sabi ni Isha na nagpatawa sa lahat. Sa napagdaanan ni Kelly ay napagtanto niyang may oras para sa lahat ng bagay. Pinagtagpo ng tadhana ngunit pinaghiwalay at muli na namang pinagtagpo ngunit muntik nang mapaghiwalay pero sa huli ay sila pa rin ang magiging magkasama habang buhay. Natutunan din ni Kelly na ang pagpapatawad ay libre lamang at ang pagmamahal ay hindi minamadali dahil may panahon para dumating ang taong para sa'yo.